sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay maging mapakinabangan at ang magpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Inuutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan at may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeyo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay ng marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakanin iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo.
Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ang pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isanggunin sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamang ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kani-kanilang kaloob sa lalagyan na nito sa templo. Nakita rin niya ang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon ang dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang mapansin po sa Ebanghelyo natin, nang tinuro ni Jesus yung nagbibigay sa templo, ang sabi niya, yung iba ang binibigay yung sobra. Pero yung babaeng balong, kaunting kusing ang nilagay, inilala ni Jesus na ang binigay niya ay yung buo niya. Minsan iniisip natin, no? Ang pagiging bukas palad ay may nabigay ako. Pero maganda mapansin sa ating ebanghelyo na ang taong tunay na bukas palad, hindi na sa laki ng ibinigay, kundi sa kakaunti ang tinira. Kaunti ang tinira sa sarili. Yun ang taong mapagbigay. Para sa atin bilang Kristiyano, minsan maganda rin, no? We struggle with this reality of generosity. Kasi tinuturo sa atin ng mundo ngayon, kumuha ka, kunin mo yan, para sa iyo yan, iyo lang, iyo, sarili ang iniintindi. Nagiging self-centered na ang ating pag-iisip. Wala na akong pakialam sa iba, basta ako, okay ako. Pero tinuturo din sa atin ng value ng generosity o pagiging bukas palad ang pag-unat ng kamay sa iba. Ang pagpansin na hindi lang ako nag-iisa sa mundong ito. Hindi lang ako nag-iisang nagbubuhay. May mga kasama ako naglalakbay sa akin. May kapwa ako. Pero hindi lang lagi sa pera. Ang una kasi nating iniisip, pag sinasabing salitang generosity, pera agad. Yung pagbibigay ng oras para sa isang kaibigan. Yung pagbibigay ng oras para makinig sa isang tao na ang pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Kung may kakilala kang namatayan at nagluluksa, yung pagbigay ng panahon para kamustahin siya. That is generosity. Pagbibigay ng sarili para sa iba. Siguro ito magandang paalala sa atin ng Diyos ngayon. Na kung tayo ay sumusunod sa Kanya, tularan din natin ang pagiging bukas palad ni Jesus. Si Jesus na handang ibigay ang sarili para sa lahat. Binigay ang sarili para sa atin. Sariling buhay ang ibinigay. Hindi ko naman hinihingi ng Diyos na ang hinihingi naman ng Diyos sa atin kung ano muna makakaya natin. Kung sa tingin mo, tinatawag ka talaga ng Diyos ibigay ang lahat, edi sige, yung buong buhay mo, buong oras mo, eh kung doon ka tinatawag eh. Pero sa ating lahat, ito'y paanyaya sa atin na lumago sa pagiging bukas palad
at mapagkawang gawa. Pagbibigay ng sarili sa paglilingkod, pagbibigay ng oras para sa kapwa at para sa Diyos. Nawa yung ebanghelyo natin ay maging hamon sa atin. At pwede nating hilingin ng grasya sa Diyos at ang kanyang gabay at lakas na turuan niya na tayo at tulungan niya tayo na maging bukas palad tulad niya. Ibinibigay ang sarili para sa iba, binibigay ang sarili para sa paglilingkod. At ang tao nagbibigay ng lahat sa Diyos, kahit kailan, hindi kinukulang. Ang tao nagbibigay ng lahat para sa Diyos, kahit kailan, hindi kukulangin. Kahit kailan, hindi mauubusan. Dahil ang Diyos din naman ang magbabalik at pagsusukli ng ating ipinagkaloob at inilaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dinahandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo ng kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Ang ating itugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo, hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balong, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ito'y bunga ng
ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami paging dapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nagtatansya ng halaga
gaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan sa ating First Parish-wide Advent Recollection Series. Sa darating na November 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang devotion. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard and Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati.